Ayun, so good evening sa inyo guys. October 15, 2020, Thursday at medyo maganda yung galaw ng ating PSEI index. So medyo nag-start na ba siyang mag-recover? So tignan po natin mamaya. Pero kahit papano, umakyat po siya ng 0.22%, 5,938.33 levels naman. So ito po yung ating mga top trendings, yung ating mga telco, si Dito, si Now, and then yung winner natin sa ating mga top trendings, si Merimart, MRC, Chelsea, ACEN, NIKL, so nagbalikan sila sa mining, si APVI, si IDC at ang ating PSEI index. So bago tayong patuloy guys, pakibasa po yung ating disclaimer. And kung bago ka lang dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel, so subscribe ka na guys dito po sa ating YouTube channel para updated ka lagi dito sa ating mga daily uploads, yung ating mga company reviews pag meron tayong bagong nire-review na company. So malapit na si Converge ICT, yung mga profit or losses natin, mga sample trades po natin, yung ating mga basic indicators at yung mga fundamentals na kailangan mo po kung serious ka dito sa trading or investing natin sa ating PSE market. And then, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account na Palaboy Trader. So, nagpo-post din tayo dito ng mga updates. And then, yung mga insights natin sa mga stocks kung meron po tayong makitang mga magandang galawan. Kasama din po yung ating Facebook page na Palaboy Trader. So, follow mo lang ako dito guys. And then, yung ating Twitter account para sa mga news na nire-retweet natin. So, meron tayong magandang news sa PSE ngayon. So, sana mag-reflect bukas. Mukhang mag-uumpisa na yung Sinovac COVID vaccine trial sa Pilipinas. So, galing po ito ng China para sa kanyang phase 3 trial naman. Okay? And then, dito sa ating Patreon account, ayan, kung gusto mong i-support yung ginagawa natin sa YouTube channel, so, pwede kang mag-member dito po sa ating Patreon account naman. So, tingnan mo na lang kung ano po yung mga levels na available sa kanya. For example, meron tayong ginagawa dito yung ating mga stock picks. And then, kung ano yung mga pinag-uusapan na stock. So, meron din tayong mga insights na minsan hindi natin na iba-vlog dito sa ating YouTube channel. So, sinishare ko na lang po dito sa group natin dito. Okay? And then, tingnan natin yung ating PSE index. So, medyo maganda nga po yung galawan niya kahit papano. So, hindi naman siya bumagsak. Nag-gain siya ng 0.22%. So, maganda pa rin yung nakita natin. Technical charts lang pag-uusapan kasi nami-maintain po ng ating PSE index yung ating higher-low formation naman. And then, makita mo yung ating RSI, mukhang ready na siya sa pag-akyat kasi nagka-curve up po yung kanyang direction. So, hopefully, meron tayong good news bukas. So, yung inantay po natin na news is galing naman dun sa ating house deliberations with regards naman sa ating 2021 budget. So, yun nga, okay na kasi yung speakership natin, si ang house speaker natin ngayon, si Lord Alan Velasco. And then, pinag-uusapan na nga po sa third session nila yung ating 2021 budget naman. Ayan. So, sana maapurbahan na to bukas kasi ang deadline ng ating palace is, sabi dito, Palace Confident House can pass 2021 national budget by October 16 naman. Ayan. So, yun po yung abangan natin kung matutuloy na nga na maipasa po nila yung ating final na budget para sa pag-respond sa COVID and then yung mga improvements na gagawin sa economy. So, kailangan kasi nila ng pera, diba? So, malaki po siya. 4.5 trillion yung national budget natin for 2021 naman. So, ito rin yung news galing naman dito sa ating Manila Bulletin. So, si Sinovac COVID vaccine cleared for phase 3 trial na. So, maganda po ito. So, kasi magkakaroon ng large-scale testing po yung China's Sinovac biotech para sa COVID-19 na vaccines naman natin. So, meron pa siyang isang final approval. Okay na siya sa ating Department of Science and Technology, pero meron pa siyang Philippines Ethic Board Committee na kailangang applyan. Pero tingin naman natin, papasa din to kasi kailangan po natin yung vaccine. So, yun yung maganda sa kanya. So, mag-uumpisa na po yung trial. So, di ba ang expectation nila is around October, pero, or rather, sorry, around November. So, sana mag-uumpisa na sila. So, meron pa silang 2 weeks na preparation para dito sa ating Sinovac trials naman. So, pag maganda yung results niyan, i-expect mo, sisipa talaga yung mga stocks natin pag meron na tayong final na vaccines naman sa kanya. So, yung COVID cases natin, so wala pang update yung ngayon dito sa chart. So, mababa siya for the last 2 days. So, 1.8 ng October 14, October 13 is 1.897. Yung nabasa natin na new cases for today is 2,000
261.1 galing kay Manila Bulletin. So, hindi na ganun kalaki as compared sa previous natin na yung sinasabi natin more than 4,000 cases, more than 3,000 cases. So, dito na lang sa lower end ng ating chart ng ating daily COVID cases naman. So, good news yan. Kahit pa paano, yung cases po natin is hindi na ganun kalaki. So, nako-contain po ng ating quarantines na ginagawa naman sa kanya. So, okay, tingin tayo dito sa ating major indices, dito sa ating US market. So, mukhang may pullback sila. Makita mo, medyo malakas yung pagbagsak ng ating Nasdaq futures, negative 1.39%. So, kagabi, nag-pullback na pala itong si US market, makita mo dito, negative 0.8 si Nasdaq. So, ngayon, ayan, so, sinusundan naman siya ng ating European indices. So, malakas yung kanilang pagbagsak, more than negative 2%. So, meron yatang nangyari hindi maganda. So, tingnan natin mamaya, baka kasi yung budget na naman ng stimulus package ng US sa coronavirus is nagbabangayan pa rin si President Donald Trump saka si yung kanilang secretary, si Nancy, or speaker nila, si Ms. Nancy Pelosi naman. Ayan, so meron kasi silang hindi pagkakaintindihan sa kanilang budget. So tingnan natin kung yun yung cost niya. And then makita mo, mukhang globally pala, no? So makita mo dito sa Asian indices, nagbagsakan naman. So negative 0.4, negative dito sa India, lakas, oh, negative 2.61%. So mukhang may iniinda po yung ating global indices na hindi maganda, kaya po nagbabagsakan po yung ating mga indices. So, set for a loss yung ating US markets ngayong gabi. So, baka mag-short yung ating mga US traders naman. So, mukhang hindi maganda sa kanila, no? So, ibig sabihin, kahit pa paano, maganda pala yung nangyari dito sa ating index. So, nagbabagsakan ng more than 1% yung Asian market. Yung European market is more than 2%. And then, yung US market is expected na babagsak. So, kahit na meron tayong net foreign selling na naman, so ito yung hindi maganda kasi sa atin, negative 902.75 million. So, 25th day, straight net foreign selling po tayo. So, halos isang buwan na ayaw po ng mga investors dito sa ating Philippine market naman. So, although makita mo, green yung ating indices. So, ibig sabihin, may mga blue chips tayo na nag-akyatan. So, nakita ko kanina si Metrobank market, pero yung sa blue chip na bumabagsak is si Pure Gold naman. So, yung iba hindi ko pa masyadong napansin, pero mukhang nababalance nila, nakokontrol nila, kaya hindi po masyadong bumabagsak yung ating index naman. So, abangan natin bukas yung results po ng final hearing with regards po sa ating 2021 budget, which is yun yung tingin natin is catalyst para mag-spike po ang ating mga blue chips for the longest time naman. Ayan, so, and then abang-abang natin si ano, no, si Converge ICT. Mukhang matindi ang usapan sa kanya, marami pong pinag-uusapan dito sa social feeds naman ng ating Investagrams. Okay, so punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. Unahin po natin si dito natin. So, mukhang matamlay si dito ngayon. So, nag-loss po siya ng negative 0.32%. And then, medyo malakas po yung ating net foreign selling. So, hindi kinayin mga locals. Negative 16.07 million naman. Pero maganda yung opening niya, eh. So, tingnan natin dito sa 5-minute chart kung ano naman yung nangyari sa kanya. Bakit bumagsak itong si dito natin. So, makita mo dito sa ating 5-minute chart, umakit pa nga siya ng opening, no? So, nagkaroon siya ng ano, no? Bear trap. So, umakyat siya ng up to 2.45%. Pag open pa lang niya is meron na siyang 1.4% na inakyat. So, yung iba siguro napabili dito and then suddenly biglang may mga nag-boost naman sa kanya. Pero nonetheless, kahit papano, hindi naman masyadong bumagsak yung price natin at mukhang sinusundan niya yung ating MA9 naman. So, mukhang ayaw pa rin umakyat ng stocks natin na si dito kasi kahit na meron na siyang good news nung nakaraan, 'di ba, yung passage ng law or ng bill ng ating mga Senate, 'di ba, yung binalita natin kahapon na yun nga binigyan ng special power si President Duterte para naman yung ating mga licenses or permits sa pagbi-build ng mga towers ng ating mga telco sectors is magkaroon siya ng capability na pabilisin. Pero yung in-expect natin na spike for the day is hindi masyadong nangyari. Nag-spike siya pero hindi naman ganun kalakas. So, mag-expect tayo ng pullback ulit. Mukhang hindi maganda eh kasi medyo pabagsak yung volume and then medyo malakas yung ating net foreign selling for today. And then Friday bukas. So, baka magpahinga muna itong ating mga telco players. So, nag-i-scan din ako naman news kanina.
wala din tayong masyadong masagap naman sa kanya. So yung support natin pa rin is nasa 5.79 or around 5.8 na level naman. And then yung resistance is dito sa may 0.236 Fibonacci or dito sa previous candle natin at around 6.58 naman. So nagkakaroon siya ng tight consolidation sa ngayon. So hopefully hindi ganun katagal para sa mga may hawak naman sa kanya. So hindi pa rin yata tayo pwede mag-draw ng trend line sa kanya, no. So ang immediate na nakikita mo lang sa kanya pag nagdo-drawing ka, so meron kang ascending base dito sa area na to. Pero pag tumingin ka naman dito sa bandang taas, meron din siyang descending na formation naman. So parang gumagawa siya ng flag formation. So obvious na meron siyang flag formation na malaki. So yun nga lang, titingnan natin kung saan siya magkakaroon ng breakout. So papunta sa taas o papunta dito sa baba, mag-retest ulit dito sa mga support areas naman natin. Ayan. So medyo wala pang linaw yung kanyang direction sa ngayon. So wala tayong makita. So pag-candles lang ang pag-uusapan natin is medyo nagsa-sideways dito sa bandang gitna yung prices po ni dito natin. So kumbaga, ito yung isang malaking range natin sa kanya. And then yung ating prices is nasa bandang gitna. So nakaantay ng decision factor po itong stocks natin or yung mga telco players. Pero nonetheless, okay pa rin naman yung ating RSI sa kanya. So medyo nakabagsak na pala siya, no? Pero yung kung titignan mo naman dito sa horizontal level natin sa kanya is okay pa naman kasi mataas siya, nasa RSI 63. So meron pa rin naman siyang momentum kahit papano. Ang hindi lang maganda na nakita natin is parang gustong mag-curve down dito sa ilalim ng blue line or rather sa ilalim ng red line yung ating blue line naman sa MACD, which is an initial warning sign na nag-feed yung momentum po ng paggalaw ng stocks naman natin. So okay lang kung medyo, kahit mag-cross down itong area na to, basta yung RSI natin kung sakaling babagsak siya, mag-correct siya, hindi siya masyadong babagsak dito sa below RSI, siguro below RSI 50 pa rin naman, no. So medyo nawawala kasi yung momentum ng buyers natin. So magko-consolidate muna itong CD to natin. So wala pa kasi yung news na inantay natin sa kanya, di ba? So totoo ba mamimit niya yung 1,300 towers natin by October? So malapit na po nating malaman for the next 2 weeks. So yun po yung babantayan naman natin sa kanya. So next po natin si Now. So itong Sinaw, may pagka-fake out itong Sinaw. So may, 'di ba, maganda yung breakout natin sa kanya kahapon. So naguguwit tayo sa kanya kahapon and then nakikita natin maganda yung galaw niya. So ang lakas kasi ng volume and then bullish po yung ating candle, pero makita mo saktong-sakto nag-resist yung ating 0.236 na Fibonacci level naman. So dito sa may bandang area na to. So actually yung pinaka-peak niya is 5.6. So akala ko didiretso na itong si Now, eh. So maiwan na yata si dito natin at si Chelsea kasi hindi sila masyadong umakit ng umaga, samantalang itong si Now naglalaro naman dito sa taas ng around 5% naman natin. So medyo matagal din yan, eh. Nagkaroon siya ng gap up after ng magandang breakout niya kahapon, eh, sumabot siya ng laki din, no? 7%. So after ng takotan dito, nagkaroon siya ng double checking dito sa kanya resistance, hindi niya kinaya. So diretso na pong bumaba itong si Now naman natin. So mukhang hindi magandang panghitain kasi red candle sa taas po ng ating day chart is not a good sign. So tingnan natin, wala naman ako makitang catalyst kay Now, eh, para umakyat bigla yung kanyang price. Maliban na lang kung meron na siyang news sa kanyang listing by introduction yung kanyang Now Telecom naman. Pero sa pinapakita ng ating mga candles, parang hindi pa naman, eh. So kasi yung volume, tingnan natin sa 5 minute chart, medyo malakas yung selling niya dito sa area na to. So yung mga nagpataas dito sa area na to, pinump lang nila isang beses and then saka sila nagdump naman ng mga shares. Ayan. So sana hindi ka naipit sa kanya kasi medyo false yata yung breakout natin sa kanya. So magre-retest siya dito sa support natin. So initially, resistance muna yung ating 0.236. And then yung support natin, kailangan i-retest niya yung 4.98 or siguro around 5 pesos. So medyo tight lang yung nilalagay natin na range sa kanya kasi pag nabasag yan, ang next na titignan natin sa kanya, yung kanyang sinusundan na trading or rather yung ating ascending support trend lines na support naman sa kanya. Ito yung nakita natin sa nakaraan. So kailangan mag-support siya dito sa ating bull flag formation nung nakaraan naman para medyo good vibes tayo sa kanya kasi pag mabutas naman ito, babalik tayo dito sa ano, makakaroon din siya ng medyo sideways na channel naman dito naman sa ating area na to pag medyo hindi maganda po yung formation ng candles natin for tomorrow naman. So okay lang kung bumagsak siya, magkaroon lang siya ng support dito naman sa area natin in between ng ating green candle na to, yung last
day natin na trading nung nakaraan, and then yung current candle natin na hindi maganda naman sa kanya. So okay pa naman yung RSI. So maganda pa naman. So no need to worry too much kasi hindi naman masyadong malakas yung bagsak. Actually gain pa naman siya 0.77% unless nakasalo ka dun sa medyo mataas na area naman. So okay pa naman eh. Lahat ng indicators okay pa naman siya. Yung MACD, yung ating RSI, and then yung price naman is still above ng ating previous price na closing. So maliit nga lang yung gain niya, pero okay pa rin yan, 0.77%. So hindi pa siya masyadong alarming naman. So mag-alarm, ma-alarm ka lang sa kanya kung pag biglang nagkaroon ng malaking red candle at butas yung ating support line naman sa kanya. Okay, so yung pinakita natin sa kanya. Next natin si Merrymart. So mukhang nakaalis na sa kanyang kulungan itong si Merrymart. So congratulations po doon sa mga matyaga. So kailan ba siya nag-umpisang magkulong ng mga traders natin? Around August 28. So halos umabot ng ano no. So halos 2 months yung inakyat, rather tinagal ng galaw nitong si Merrymart natin. So sukatin natin ko ilang days bago siya nagkaroon ng breakout. So 34 bars. So 34 trading days or 49 days yung nakalagay dito. So halos 2 months ka na po yung tinagal ng kanyang breakout naman. So congrats po doon sa mga nagtiyaga na hindi umalis sa kanya, kasi kahit papaano nga naman pagtitignan mo, nandito sa loob po ng sideways na trading channel po itong si Merrymart natin. So anyway, maganda yung galaw is mukhang pupunta pa siya dito sa ating overbought signal. So okay pa yan, hindi pa naman masyadong exaggerated. So mamaya tignan natin si ano MRC nung nag-exaggerate ng kanyang RSI level naman. So maganda siya kasi medyo malakas po yung volume natin. So meron pala siyang net foreign selling na negative 3 million. Pero tingnan natin, so balik natin yung Fibonacci para malaman natin yung next na resistance levels po nitong si Merrymart natin. Ayan, so napapadalas na yung gamit natin ng Fibonacci. So mula sa pinaka-bottom hanggang dito sa peak area, ang nakikita natin na next na resistance niya. So nakawala na siya, 'di ba? So gagawa na siya ng kanyang bagong trading channel. So hopefully magkaroon siya ng high at around 3.76. Yung immediate natin is dito sa ano, 3.58. Pero kung malakas ka, kasi may catalyst siya eh. So mag-abang ka dito sa around 3.72 para sa next na kung mauntog naman itong si Merrymart na rin. So nilalagay natin ng medyo mataas kasi medyo meron siyang good news. So yung una yung sinabi natin, mag-i-start na yung kanyang dark grocery. So pwede na yata mag-order sa kanya online. And then yung ating dalawang stores ng Merrymart is magbubukas naman. So sabay po sila ng kanyang another strategy na yun, yung ating Panda Mart by October 17 naman. Okay, so congrats po sa mga may hawak. So naglilin tayo ng medyo pakyat. Kung babagsak siya, so sana hindi mabutas yung ating support, yung breakout level natin at around 3.26 pesos naman. Next po natin si MRC. So ito yung kaya ayaw natin sumabay kay MRC kasi medyo exaggerated nga po yung ating RSI level sa kanya na sa RSI 83 na. So yung pinakamataas niya, yung nasilip natin sa kanya is RSI 89. Pero sa pinapakita niya mukhang may profit taking bukas kasi Friday, and then walang masyadong volume ngayong araw na to, so walang follow up. Kaya medyo bumagsak po yung ating prices naman sa kanya. So tignan nang maigi bukas kasi medyo malalim yung ating Fibonacci. Nasa around 0.3426. So lakayan ko to. Tingin tayo sa kanya. Tingnan natin ko ilang percent yung possible downside kung sakaling hindi siya mag-support. Is more than 6% naman. So warning sign yan pag medyo nagtatouch ka dito sa area na to. Kasi wala siyang ano eh. Walang pundasyon itong si MRC. Kita mo naman, parang tore yung pagkakakyat niya. So, umakyat na siya ng more than 79%. So, very, very ripe for profit taking. So, hindi tayo madalas makakita ng mga ganito, diba? So, talagang good luck yung mga nakapulot sa kanya and then nag-hold kasi umabot siya ng halos 80% for the past 5 days naman. So tingin natin for today or for tomorrow na trading, so yung resistance is 0.3855. So magkakaroon na retest either dito sa candle natin na to, 0.3489, and then para malakas-lakas dito ka sa 0.3423 naman. So more on the downside yung lean natin sa kanya kasi medyo kulang sa volume, and then yung RSI level is hindi naman maganda. So hindi makasabay yung ating MACD, nakabukas pa rin siya. So hopefully mag-bounce yung ating RSI dito sa
around RSI 70, okay lang kahit bumagsak siya, mag-retest sa mga support areas natin dito. Either dito sa 0.3423, dito sa 0.5 Fibonacci level, and then mag-bounce naman yung ating RSI. Kasi meron pa rin namang good news itong si MRC, diba? So, nag-aante pa rin tayo ng finality ng kanyang pagiging isang holding company naman natin. Okay, next po natin si Chelsea. So, ganun din yung story niya. Kapares din po ng ating si Dito tsaka si Now. So, medyo nauntog siya. Nag-gap up din pala itong si ano. So, kala nga natin, arangkada yung mga telco dahil dun sa news nga po kay President Duterte. So, nag-gap up siya. 2.34%. Pero yun nga, hindi rin kinaya. So, bumalik siya sa kanyang initial price naman. So, parang ganun din. Makita mo, parang ganun din yung chart niya kay Dito natin. Meron siyang flag formation na binubuo. So, tignan natin kung good to by tomorrow. Pero Friday, di ba? So, alam mo naman, pag walang masyadong catalyst is Friday is profit-taking day naman. So, hopefully, nagkakaroon lang siya ng isang bull flag formation. So, yung strong support natin is dito pa rin sa ating mga consolidation ng ating mga prices at around 5.08. So, tingnan natin yung Fibonacci. Balikan natin siya para mas madaling makita kung saan naman nakalagay yung ating support sa resistance level naman. So, tingnan natin na i-plot natin ng maganda-ganda para alam natin kung saan tayo mag-aabang kung gusto natin sumalo dito sa mga stocks natin. So, immediately, ang support natin is around 5.28. Pag mahina ka dito ka sa 0.5 Fibonacci, mag-aabang naman sa kanya. And then, yung resistance natin is ito pa rin, no? So, dito sa bandang gitna, so, merong body dito na resistance. Ano yung resistance din dito sa area na to? So, yan yung areas ng mga support saka resistance natin. Pag medyo optimistic tayo, syempre, akyat tayo dito, di ba? So, hopefully, meron siyang good news. Pero pag wala, most likely, dito muna tayo sa loob ng trading range naman natin. So, nawawala kasi yung volume. Oh, so, wala yung momentum. So, eto na ba yung nakikita natin na volume divergence? Yung nireport dati ni AP Securities. So, tingnan natin maigi yung mga galawan po ng ating mga stock. So, okay pa naman kahit papano yung RSI. So, nagbabounce-bounce lang above RSI 62. And then, medyo may warning sign din yung kanyang, ano, yung kanyang MACD levels naman. Okay? So, yung pinakita natin sa kanya. And then, next natin si ACEN. Mukhang gumalaw na naman. Nagpakitang gilas na naman itong si ACEN po natin kasi medyo maganda nga yung galaw niya. Nagkaroon siya ng 3.88% na gain at mukhang may karga itong si ACEN natin. Ha. Tingnan natin sa kanyang net foreign buying. Medyo nakita ko is green kasi 7 million. So, meron pa rin mga foreigners na nagsusupport po dito sa galawan naman ng ating si ACEN naman. So, congrats at mukhang nabubuhay ulit itong si ACEN natin. So, yung bias natin sa kanya is same pa rin doon sa huling review. Meron siyang malaking trading channel na pinupuntahan. So, hopefully, magkaroon siya na retest dito, no, para maging masaya yung ating mga ACEN holders naman kasi parang flag formation na maganda ito nakita natin sa kanya lalo na meron po siyang volume. So yung ating RSI nasa overbought pero okay pa yan kasi hindi pa naman masyadong exaggerated po. And then medyo nagbukas ng maganda-ganda yung ating MACD sa kanya. So indication, so may, pag medyo malayo kasi yung blue line dito sa ating red line, meron pa siyang mga kasunod na upticks na paggalaw naman sa kanyang prices. Okay, so next po natin si NIKL. So mukhang nagbalikan sila ng konti sa ating mga mining pero medyo hindi rin maganda, no? So nag-loss siya ng negative 0.56%. So ang daming mga fake move ngayong araw to. So umakyat siya ng halos 2% din pala yung inakyat nitong si NIKL pero hindi pa rin niya kinaya. So bumalik siya dito sa loob ng ating trading channel naman. So tingnan natin ano bang pwede nating iguhit sa kanya. So, kung dito sa mga pinaka-base niya, hanapin mo lang yung main na trading channel niya. So, clone natin to para makita natin yung next na galaw niya. So, parang ito na pala yung peak niya. Oh. So, ito yung mga previous peaks ng ating prices. So, hindi na niya kinaya. So, naghahanap ng base itong si NIKL. Hopefully, ang magiging support natin sa kanya is yung ating MA9 para tuloy-tuloy na umakyat itong si NIKL naman natin. So, hanapin natin yung kanyang next na support saka resistance naman. So, yung ating support is doon pa rin malapit sa kanyang breakout and then yung resistance is dito sa medyo nag-coincide nga dito sa ano sa bandang taas. Okay? So, ganyan yung tingin natin sa kanya sa ngayon. So, anyway, kahit pa paano, yung RSI medyo hindi maganda. No? Yung MACD, okay siya kasi biglang nagkaroon ng spike up sa for the last few days. Pero yung direction ng RSI is hindi maganda. So, kung sakaling bumagsak man siya,
Tingnan natin na sana mag-support yung ating RSI around RSI 58 para patuloy na umakyat dito sa bandang taas ng trading channel itong si NIKL naman. So parang naabot na niya yung kanyang pinaka-peak na fair value kasi may report po itong si CUL Financial. Ang sabi niya si NIKL raising estimates as NIKL price continues to strengthen in second half of 2020 naman. So ang kanyang fair value, yung nilagay po ng ating broker na si CUL is hanapin natin ng konti nandito sa bandang baba is nasa around 3.95 pesos per share naman. So parang ito na, malapit na siya dito, di ba? 3.84. So parang tinatch niya yung kanyang fair value. So nauna na siya kaysa sa news po ng ating broker na si CUL Financial naman. So hopefully hindi pa mabasag yung support natin para tuloy-tuloy yung galawan po ng ating mga mining sectors naman. So next si APVI. So kasama to sa stock picks natin sa Patreon natin nung nakaraan kasi nasilip natin na medyo maganda po yung kanyang galawan. So anyway, at a glance, parang maganda po yung pinupuntahan ni APVI sa ngayon. Kasi meron siyang magandang formation dito. Yung base ng kanyang pinaka-flag is umakyat. So kung dito lang ako titingin sa kanya, parang meron siyang binubuo na ascending na trading channel naman sa kanya. So maganda kasi yung galaw niya, nagsusupport po yung previous na pagbagsak ng ating price. So hanggang saan kaya yung pinaka-resistance niya? Tingnan natin yung resistance level is, ito yung pinaka-optimistic na location pero sa ngayon at the short term. So siguro ang immediate resistance natin, either baba natin to para mag-coincide dun sa mga body to body. So pwedeng dito bukas sa around 11.51. So maganda yung galaw niya eh. So nag-gain po siya ng 5.32% at medyo malaki po yung volume natin. So ang nagugustuhan natin is yung RSI movement, meron siyang bounce and then bukas na po yung ating MACD sa kanya. So anyway, for the short term trade, mukhang maganda itong si APVI kasi dinudugso po ng ating mga volume and then pataas po yung galawan naman ng ating mga prices. Pero overall, titigan mo, syempre, hindi maganda itong si APVI kasi lugmok po yung ating prices naman sa kanya. Medyo maraming ipit pa rin dyan sa bandang taas naman natin. Okay, so yung pinakita natin, so IDC. So nangyari sa kanya. So maganda pa rin yung galaw ni IDC, no? Kahit medyo hirap na hirap siyang umakyat, makita mo dito nagsusupport po yung ating MA9 naman. So yan yung pwede mo maging guide, simple guide sa kanya kung saan po patungo yung kanyang prices. So pwede mo idugtong yung mga bottom peaks, bottom weeks ng ating candles naman as a support line. So mag-worry ka lang pag medyo nabasag dito sa bandang baba kasi yung next support mo is dito na sa ating MA20 levels naman. Okay, so madaling i-analyze si IDC. Same sa review po natin nung nakaraan. Kung nasusundan mo yung mga reviews natin, ginamitin natin siya ng Fibonacci. Pero para madaling makita is mag-drawing ka lang ng trend lines para alam mo na kung saan kahabang, kung kailangan mo nang mag-cut loss sa kanya or hawakan mo pa rin kung medyo maganda naman yung average na nakuha mo po sa kanya. So okay pa naman yung MACD, medyo nag-curve down pero okay pa yan. And then kahit pa paano, meron pa rin namang volume itong si IDC po natin. Okay? So, nag-loss siya. Negative 1.16% pero green yung candle, no? So, kala ko green yung gain niya for the day. Pero, nag-loss din siya ng maliit naman. So, balik tayo dito sa ating PSEI. So, nakasalalay po yung galawan ng ating mga blue chips para naman doon sa pagtatapos ng sessions po ng ating Congress with regards sa approval po ng ating 2021 budget. So yun po yung bantayan natin, most likely pag naipasa yon kasi pumoporma yung ating yung ating indices, hindi na siya masyadong bumabagsak although nag-aalisan pa rin yung mga foreigners, di ba? So ibig sabihin, may confidence yung sumasalo sa kanya na for the optimistic siya for the coming days, weeks na darating. Merong gustong puntahan na positives itong si PSEI based na nakita natin kasi nga meron po tayong series ng higher lows ng ating index naman. Okay po, so yun yung bantayin natin bukas na maigi. So sa ating mga telco, mukhang wala pa, walang masyadong catalyst kaya hindi masyadong umakyat po yung kanyang prices naman. Okay, so bago pa tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako sa aking Facebook account, sa ating Facebook page at Twitter account for the news. So tignan nyo po, marami tayong nire-retweet dito na ini-scan galing sa ating mga brokers na mga reviews po nila kagaya ng Trade Asia. Ayan, mahilig po mag-post ng mga updates. And then lalong-lalo na kung medyo hirap ka sa trading,
or hindi mo pa masyado masundan yung mga galaw ng ating markets, pero willing na willing ka na mag-invest sa kanya, so try mo po itong ating Palaboy Trader na Patreon account naman. So check mo yung mga levels na suitable sa'yo. So kung kailangan mo lang ng mga stock picks na pwede nating basis, so pwede mo tignan ito, and then yung mga ideas natin with regards naman sa mga specific stocks na pinag-uusapan sa ngayon dito sa ating PSE market. Okay, so medyo malapit na maubos yung ating gold team. So maraming salamat po doon sa mga supporters po natin. So kung gusto mo mag-support lang, pwede rin naman. So para patuloy po tayo na gumagawa ng mga videos na free learnings dito naman sa ating YouTube channel. Okay, so yun po yung ating review for the day. So Friday bukas, tingnan mo na maigi kung anong stock yung papasukan mo. Baka magkaroon ng pullback kung walang masyadong positive news or catalyst PSEI market. Kasi kita mo na yung global market natin is sa ngayon, medyo mapulang-mapula sila. So baka may spillover po sa ating PSE market naman. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Happy trading po bukas.